guys, welcome back to my channel. Alam niyo po ba kung paano malalaman kung ang asawa po ninyo or karelasyon ninyo ay may iba ng kinalolokohan? At alam niyo po ba ang mga dapat gawin para po sila ay magbago? Ang video ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get up and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Alam niyo po ba kung paano niyo matutuklasan na kung ang inyong minamahal o ang inyong karelasyon ay meron ng iba? Madali lamang po yan. Kapag po siya nagkaroon na ng password sa kanyang cellphone at yung tipong hindi mo makita na ang kanyang cellphone, yung lagi na lang nakatago, na dati-dati ay nakalantad lamang dyan at walang password, kahit buksan mo ay okay lamang. Or kaya pag pinakilaman mo yung cellphone niya at nakita niya na nakikialam ka sa kanya o tinitignan mo yung ano, at siya biglang nagalit, nakakapagtaka yung mga ganon. At halimbawa, kagaya ng naranasan ko rin, na nawawala yung cellphone, mantalang naghilera lang ang cellphone namin. Yung kanya, tinatago ngayon, tapos naka-silent, pero yung pala naka-vibrate. Aksidenteng ako ay napatabi doon, nadama ko yung vibrate. Hinanap ko kung nasaan. Ayun nga po, nakita ko ay nandoon sa may sulok. At may password. Ngayon, nagtanong ako sa kanya. At sinabi ko, bakit may password ito? Pwede bang pabuksan? Pinabuksan kasi nakita ko may message. Ayun, at doon na nagsimula ang away. Yun na yung talagang bakbaka ng matindi. Pero, kumbaga, yan po ay mga hudyat. Halimbawa, may mga pangalan po dyan. Paring Berto, paring Juan, paring ganyan-ganyan. Huwag kayong magpapaniwala. I-open nyo pa rin yun. Or titignan nyo pa rin yung mga message doon. Dahil maaaring yun po si pare-parehan lamang. Pero sambaga hindi tunay. Meron din akong karanasan na ganyan. May pare-pare. Pagkatapos, eto pa. Halimbawa, siya po naliligo, tapos napasin mo ba't yung cellphone niya wala, nasan yung cellphone niya, maaaring ito ay tinatago din. Ayan, kaya kung ako sa inyo ay kailangan aware kayo sa mga ganyan. At pagkatapos ay naging mabait siya sobra sa inyo, or kaya siya po ay biglang nagbago, yan po yung mga dahilan kung bakit po malalaman nyo na meron na po siyang ibang kinalolokohan. Ano po ang mga dapat po natin gawin sa mga ganyang sitwasyon? Kagaya ng ilang bossing kong manonood na ganyan-ganyan po ang naging problema po nila. Ngayon, ako'y nakaka-relate din sa mga ganyang sitwasyon, kaya ako po ay walang pasundangan, walang pakundangan na talagang tinutukan ko talaga siya ng mga nilutuan ko talaga ng ritual na ayon sa akin nalalaman, dahil napakasakit sa kalooban ng ganyan. At dati natatandaan ko pinagtapat niya pa mismo sa akin. Talagang sobrang sakit po talaga nun. Nung nalaman ko yon, at ang ginawa ko po ay nakadampot ako ng walis tambo at talagang pinaghataw ko. Talaga namang halos masira yung walis tambo namin, dahil nga sa pinagpapaluo kahit saan tamaan, tinanggap naman ang tinanggap. Halos mabalda nga po yun. Akala ko nga po yung mababaldang hinayupak . At mula noon, noong mga sitwasyon na mga ganyan pangyayari, ay talagang niluto ko talaga ng gusto, dahil nga po sa sobra ako nasaktan sa mga pinagagawa niya. Kaya nga po, ngayon naman, nakakamit ko naman yung talagang tagumpay, dahil talagang nakikita ko sa kanya ang laki ng kanyang pagbabago, at talaga namang effective na effective ang mga pinagagagawa ko po sa kanya. Kaya lamang, kapag kayo po'y gumagawa ng ritual, kailangan yan po ay sikretong malupit, at kasi pag lalo't hindi pa po tumatalab at kayo po ay natunugan niya na ginagawa niyo po siya ng gayuma or kung ano mang ritual, yan po ay mag-iingat na sa kanya kinakain. Pero kapag po yan naluto na sa gayuma, kahit sabihin niyo po, o yan, kumain ka, may gayuma yan, kakainin pa rin po yon. Dahil kumbaga kumbaga tumalab na sa dugo niya yung gayuma. Kaya mas mainam, talagang kayo po gagalingan ninyo ang pagganap, at wala kahit sino makakaalam, kahit ang mga anak po ninyo. Kagaya po na sinabi ko po sa inyo na ako po ay naligo ng ilang araw, pero yung panty ko ay hindi ko siya, kumbaga yun na paulit-ulit kong ginagamit. Tapos, yung pinaka-pinanghugasan na ano ko ay iniipon ko po yun.
Nangamoy pa nga po yun eh. Kasi isang linggo po binabad. At pagkatapos po niyan, ay dun ko siya pinipiga ng gusto. Ngayon, ang ginawa ko na lamang, ay hinaluan ko po siya ng kape. Diba? Siyempre, magtitimpla tayo. Tatapangan ko yung kape nun para hindi na masyado, kumbaga hindi na masyado maamoy. At ang nangamoy ay kape. At dun ko po hinahalo. Konting-konti lamang. Isang beses pa nga po, ay gumawa rin ako ng ritual tungkol po dun sa nguso ng baka. Yung para maging sweet siya sa akin, yung lagi niya akong aamuyin. Ayun, lagi nga po niya akong inaamoy. Ngayon, hindi po ako nakapaglagay ng deodorant na natusing. Isa ko, amoy ka ng amoy eh. Yan, tuloy, natusing. Hindi pa po ako naliligo noon. Eh, sakto-sakto, tatandaan ko, nung gabing yon eh, ang dami namin hinakot. Kumbaga, ang dami kong ginawa noon. Tagaktak na ang pawis. Siyempre, alam naman maligo ako ng gabi. Di siyempre, natuyuan na yun ang pawis. Lahat-lahat na nandun na. Tapos hindi pa pala ako nakapaglagay ng deodorant. Tapos eh, ngayon, amoy siya ng amoy na nasinghot. Kaya sabi ko po sa inyo, yan ang effective lahat. Lahat yung mga ginagawa kong ritual, yung mga sinishare ko sa inyo, effective po yan. Basta, with feelings ang pagganap at halimbawa, nandun yung sama ng loob mo. Kaya nga po, tinuturo ko sa inyo para kayo na po mismo ang gumanap. Kasi once na kayo po ay nagpaano sa iba, at lalo-lalo na kung maraming ginagawa yung tao, hindi po masyado nakaka-focus. Pero kung kayo po talaga ang gaganap, ay napupukusan po ninyo ng gusto. Kaya nga po, itinuturo ko na sa inyo. Kayo po ang gumanap. Tapos, with feelings ang pagganap. Yan po ay napaka-epektibo. Yun nga po, di aking isinawsaw. Di yung pinagugasan ko, nilalagay ko po siya sa isa pang tabo. Kasi ang tabo po namin ay tatlo. Dalawa yung ginagamit. Yung isa, patap mo na ginagamit lamang sa labas. Doon ko po siya, tinlagay ko po siya sa ilalim ng lababo. Tapos, pero may taklob. Kasi syempre, baka gapangan ng ipis. Tapos, kada ano, doon ako lagi nagugas. Sa loob ng 7 araw. Pagkatapos, yung mismong panting yun, yung lagi ko ginagamit, nagkahadhad nga po ko noon, noong mga panahon na yon, dahil nga po sa, ano, sa, syempre, lagi yun ang ginagamit ko. Eh, sanay pa naman ako na nakakailang palit ako sa, ng panty sa isang araw. Dahil, yun nga po, nagkakahadad ako kapag po, nakakadalawang panty lamang ako. Alam nyo po ba, sa isang araw, nakakapalit ako para mga 7 beses. Kasi, hindi po ako nagpa-panty liner. Kasi nangangati ako doon. Tapos, nagugas ako lagi. Ayoko naman magbababasa. Basta, ganun ko akong katindi magpalit ng panty. At pagkatapos po niyan, imagine niyo, ganun ako katindi magpalit ng panty. Pagkatapos, nagtiis talaga ako ng naliligo ako, pero yung panty ginagamit ko ay paulit-ulit lang, yun lang at yun, para po talab na talab siya doon, tapos pinipiga ko po siya doon. Tapos yun po ang hinahalo ko sa kinakain ng mister ko. Pero sinisigurado ko na siya lang mismo makakain po noon, at hindi yung mga anak ko. Kaya, tinititigan ko po siyang magaling kung mauubos niya na. Ang ginagawa ko po ay pinapauna ko na silang kumain. Pagkatapos po nun, yung kanilang matitira no, mga panahon na yun ang aking kakainin. Pero syempre, hindi yung kanya kasi special po yung kanya. Nakalagay po talaga yun sa isang mangkok na siya lang mismo ang kakain. Tapos dinadamihan ko lang po ng mga karne kasi paborito niya yung mga sinigang na baboy. Sabi ko sa special yon para kanya at ang daming laman nun. Ganun po ang ginawa ko. Dahil nga sa mga pinagagagawa niya sa aking kalokohan, kaya niluto ko siya. Sabi ko, isip ko, sige, kainin mo yan, yan ang dapat sa'yo. Dahil sa mga pinagagawa mo sa aking hype. Ganun po yung mga panahon na yun. Kaya mainam, with focus po ang pagganap, pag po gumawa kayo ng mga ganyan, ng mga gayuma, ay talaga namang mula sa isipan niya habang kinakain niya, sige, kainin mo yan, sige, mapapasa akin, at ako lamang iyong mamahalin habang buhay at magkakaroon tayo ng forever. Ayun. Nung tumalab naman, ay talaga namang maiinis ka dahil yung mga nyapos ng nyapos, tapos ay sinisimsim ang amoy ko, ultimong bato ko, tapos yung kilikili ko aamoyin, sinubsob ang nguso niya doon, sinisingot ng mabuti. Ayun. Eh, sakto-sakto eh, ang baho ba na. Ayan, kaya mararanasan niya, matatawa na lang kayo sa mga nangyayari na dati-dati ikaw baliktaran talaga na naiinis ka sa kanya dahil sa mga pinagagagawa niya sa inyo. Kumbaga, siya rin naman na nagtulak sa akin kung bakit ko ginawa yun sa kanya. At saka para rin naman sa future namin yun, para hindi kami magkahiwalay. Ayan, pero nang tumalab naman, ay talaga ako'y tuwan-tuwa. Dahil ang laki ng pagbabago po niya, talaga ma-amaze ka. Kung malalaman niyo ang mga pinagagawa na ay mister,
na talagang hindi ordinaryong ginagawa ng ibang lalaki, ay talagang siya mismo ang gumagawa. Talagang saludo ako, thumbs up talaga ngayon, wala na akong masabi sa kanya. At na masasabi ko lamang ay talagang napaka-epektibo ng mga ritual kong ginagawa. Ayan, maging sa mga ritual din po about sa pang-financial. Kaya kailangan with feelings talaga. Kasi alam niyo po ba, yung mga taong mga dumanas talaga ng mga paghihirap, tapos ganun din ang sakita ng kalooban, kapag ginawa mong ritual, tapos talagang popukusan mo at maniniwala ka sa ginagawa mo, yan po ay napakabilis ng talab. Yun lang po guys, salamat po sa panonood, and don't forget to subscribe my channel. Kapag po yan ay tumalab, tatawanan nyo na lamang. Sasabihin nyo sa kanya, buti nga yan, kasi ang pinagagawa mo sa akin, yan lang ay tama sa inyo. Ayan po ang aking ginawa. Kumbaga, para rin naman sa akin, para hindi kayo magkaiwalay, at para hindi maging broken family ang aking mga anak, para mabuo kami, para magkaroon kami ng forever. Yun lang po guys, salamat po.